Yo, kumusta mga kahabi? Kumusta, 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 kumusta kayo dyan? O, ngayong episode na ito, tayo ay magre-rehouse ng dalawang species, guys. Okay, dalawang tarantula na napaglakihan na ang kanilang mga enclosure, i-rehouse natin ngayong gabi. Una dyan ay ang Salmopius cambridgei. Okay, eto na siya. Kung makikita nyo, ayun o. Sobrang laki na nyo o. Ayan o, sikip na siya dyan eh. So, baka next month mahirapan siya kaya ililipat na natin. Dito natin ilalagay yan. Tapos, eto namang isa ay ang Kilobrachis electric blue. Okay, isang fast grower na species to. Ayan na siya mga kahabi. So, kung makikita nyo, ayan o. Baka kasi mahirapan na sila sa mga next month nila. Skip na sila dito sa kanilang mga lalagyan. Ito na mga Kilobrachis ay ilalagay ko dito sa ito, sa garapon na to na may mga pre-made holes na. Okay? So, bago natin umpisan lahat, guys, mag-intro muna tayo! Ayun na nga, unahin na natin tong Kilobrachis electric blue, no? Kasi old world to, mga chong. So, medyo mabilis. Baka mawalan tayo ng power sa paghahabol. Unahin na natin to sa fossoria lang setup nito. Ayan. Nilagyan ko ng mga side vents dito. Okay? At top vents. So, bakit may tubig sa loob? Kasi etong old world na species na to, eh medyo gusto ng dump substrate. Pero ayaw naman nating sobrang dump lahat kasi baka magka-molds. Okay, so sa ilalim lang yung ilalagay natin na dump substrate. So paano yan? So una, lalagyan muna natin ang substrate to. So, makapalang substrate nito dahil fossorial to. Pero yung ilalim, gawin nating mabasa. Press, 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 press. Ibaon mo kasi kailangan mong ibaon. Ibaon mo, huwag kang hugot ng hugot. Bumaon ka rin. Ganun. Ganyan na ganyan lang oh. Fossorial kasi to. Fossorial na old world. Yun. Nakita nyo? Sa ilalim yung moisture. Okay? Yan yung mga gusto nila eh. So, linis-linis pag may time. So, ayun na. I-rehouse na natin to. At sana'y hindi naman siya maging pasaway. So, nandito pa rin ang aking tweezers at pangsundot na paintbrush. Mga chong, dahan-dahan lang sa pag-rehouse sa mga old world. Kung hindi pa kayo masyadong biyasa, please lang, gumamit kayo ng tub. Huwag kayong katulad ko na pasaway. Hindi gumagamit ng tub. Pag tumakbo to, yari tayo. So, saan ba yung opening? Ayan. Kung nakikita nyo, nandito yung puwet niya. Nandun yung abdomen niya. So, pag sinundot ko yan, dito siya sa kabila tatakbo. So, ang gagawin natin, tatakpan natin to. Okay. Paganyan. Medyo mahirap to, mga chong. So, sana lang hindi siya tumakbo. Sana lang talaga. Whew! Skittish to eh. Oh! Oh, ang hirap. Medyo mahirap to ah. Paano kaya? Kasya ba siya sa loob? Yun. Try natin karne. Okay. Pisain natin yan. Baguhin natin ang ating method.
So, nandito siya mga kahabi, nandito siya, yan, nandito siya sa loob. Ngayon, palalabasin natin siya. Sana'y pumunta lang siya dito sa may labas, sa ilalim, sa baba. Pag siya'y tatakbo, isasarado ko na tong takip. Mukhang kailangan natin ng tweezers. Ito, ilalapag natin ulit mamaya para makapag makapag-adjust siya agad. Okay, hindi siya masyadong ma-stress sa kanyang paglipat ng tahanan. Pero nasa na ba siya? Ayun. Ayun siya, oh. So, sana'y lumabas ka na. Ayun. Napalabas na natin siya. Mga kahabi, ayan ang Kilobrachis Electric Blue. Alright. So, dahan-dahan natin tanggalin ang nilagay natin na iyon. Tapos, ibalik natin yung kanyang bahay para hindi siya masyadong ma-stress. Ayan. Makapag-adjust sana siya agad. Okay. Hopefully, ma-enjoy niya ang ating bagong tahanan. Ito yung ating Kilobrachis Electric Blue. Try natin buksan. Baka hindi siya stressed. Oy! Gusto ko nang makita eh. Ayan. So, old world yan. Kita nyo, medyo blue-violet na yung kanyang mga femur. Oo. Hindi pala femur, ano. Tibia pala, tibia. Medyo blue na, oh. Okay. So, hopefully, ma-enjoy na yan. Maghuhukay na yan mamayang gabi. Okay. Yon, lagay na natin yung kanyang label. Kilobrachis Electric Blue. Yon, ayan siya. Alright. Next, para sa susunod na i-rehouse. Okay? Kung nakikilala nyo, itong enclosure na to ay gawa ng aking matalik na kaibigang si Exomaniac PH. Shoutout sa'yo, boss. Okay, so para dito, mga kahabi, meron akong dalawang na-sanitize na wood. Ito yung magiging bark niya, ang kanyang, para sa kanyang arboreal setup. So, kanina ko pa pinag-iisipan kung paano ko gagawin to. So, parang ganyan siya. Parang ganyan ko siya itatayo. Ganyan, yan, 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 yan. So, parang ganyan ko siya itatayo. Pagdidikitin lang natin to dito. Ito lang iguglugan ko para magdikit sila. Yon, at dahil medyo plano ko gawing puno style to, para magkaroon ng konting contrast, eto, lalagyan ko siya ng mga live moss dito sa may taas. Para dito na lang tayo magmi-mist. Ididikit natin yan gamit ang ating glue gun. Oha. 'Di ba?
Oh, ang cute na niya. Tapos lalagyan natin siya ngayon ng substrate. So, ganyan lang. Pindut-pindutin mo. Pindut-pindutin mo. Yun, oh. Sarado natin para makita nyo. Yun. Ayan, mga kahabi, ang magiging setup ng ating Salmopius cambridgei. Diba? I-mist natin. Okay. So, isarado natin ang top. Tapos, i-mist natin gano'n, no? Yun! Preskong presko sa loob niyan. Ililipat na natin ang ating Salmopius cambridgei. Medyo ipapaside natin ng ganun konti. Yan. Ating mahiwagang paintbrush. So, Kaparon. Yan, op, diyan ka lang, diyan ka lang, diyan ka lang. Yan, yan. So, pagmasdan muna natin habang hindi pa siya naglalaho. Ayan. Ayan ang medyo may pagka may nangyari sa kanyang abdomen nung nagmorph, mga kahabi. Hindi ko masabi kung anong tawag dyan. Pero, parang, yan o, parang namutla. Siguro hindi maayos yung pagkaka, ano, kasi maliit na nga yung kanyang enclosure. Dun sa bandang abdomen niya, medyo parang naging bold. Or ewan ko, dimorphic siguro. Dahil baka male. Namumuti na siya, hindi ko masabi. Nasira din kasi yung kanyang pinaghubaran, yung kanyang exuviae. So hindi natin alam kung ano bang. Hindi ko talaga alam kung ano bang nangyari sa kanya. Bakit ganyan yung kanyang abdomen? I got no idea, guys. Kung meron kayong idea, pwede nyong i-comment sa section, sa comment section natin. Ayan, no? Ayan, no? Medyo naging bold, eh. Pero fresh mold to, mga kahabi. Fresh mold yan. 3.5 inch na siya. Going 4 inch. So, hindi ko rin alam talaga kung anong nangyari, bakit sa parang bold. Parang bold spot or parang hindi nahubad ng maayos ang kanyang. So, kung meron kayong idea, paki-comment na lang sa ating comment section kung anong nangyari dyan. So, dito na nagtatapos ang ating episode for today, mga kahabi. Nakapag-rehouse tayo ng dalawang SP, ayan, ang Kilobrachis Electric Blue. Tapos, nandoon yung Salmopius cambridgei. Okay, kung hindi pa kayo nakakapag-like and subscribe dito sa channel, please do. Ayan, hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong ma-update sa aking mga bagong videos. So, hanggang dito na lang muna, mga kahabi. See you sa next episode. Have a good day and God bless.